In my opinion, I always look at the debt to equity ratio at compare so magkano yung inutang nila versus yung equity na pinasok sa company. So the higher it is above more than 100%, it means mas stretched out yung inutang nila. Pero kasi very subjective kasi may mga ibang mga negosyo na capital intensive, meaning kailangan nila umutang din na madami kasi yung negosyo nila mas kailangan ng malaking capital . So hi everyone, we have Meg Suzuki back in the podcast. If you watched the previous videos, she's one of our kababayans from Ibaraki, Japan, na nag-i-invest din sa stock market. So kung taga-Japan ka, I hope makarelate sa inyo to. And sa mga tao na sobrang kilig, na gustong matuto about fundamental analysis, yun lagi yung tinatanong ni Meg Suzuki sa akin. So if you are a person who wants to know more about the company, the business, and everything else that's connected to fundamentals, this video is for you. So, Meg, kumusta ka na? The last video that we did yata, 6 months na yata yun. So, yes po, 6 months ago. Okay naman po. So, within those 6 months, so I was reading more about fundamental analysis. So, as you suggested po, read and familiarize about financial statements because it is really useful in doing fundamental analysis. So, yun po. So, from there, marami din po akong questions about it. And I hope this would also be helpful din po sa mga nagsistart sa stock market. Actually, kaya ako ito ginagawa kasi feeling ko, kung may questions ka na gano'n, meron din mga ibang tao like you na may gano'ng tanong din. And hopefully, madami rin silang matutunan dito. And before I begin, no, nakita ko sa background, may Nespresso ka, mahilig ka pala sa kape also. Yes po. Okay. Mm-hmm. Sige, wag na natin ito patagalin. Let's do this. Meg, what are your questions? Okay po. So, last time we were talking po about valuations like the PE ratio. So, this time po, I want to be more specific when it comes to financial statements. So, Sir Marvin, what is really a financial statement and why is it very important po in doing fundamental analysis in order to pick a good stock? That's a very, very good answer. Very, very good question. Lahat ng pinag-usapan natin last time, so for those na hindi nakapanood nito, I'll put the link in the description, pero we talked a lot about financial ratios at that time. Yung mga financial ratios kasi na yun, derive lang lahat yun sa financial statements . So, when we say financial statements, everything that pertains to the company, yung perang pumapasok, tas lahat ng expenses nila, yung taxes na binabayaran nila doon, magkano natitira after all is said and done, magkano ba yung cash nila, magkano ba yung utang nila, yun yung financial statements. What yung ginagawa lang naman ng ratio, ginagawa niyang shortcut na ito yung mga kailangan mo tignan, tapos may mga benchmarks na attached to it also. So essentially, yun yung essence niya to make it easier for people to analyze it. At least in my opinion, na mas napapadali ako ma-analyze yun and mas madali sa akin mag-compare. Kasi for example, yung price-to-earnings ratio na pinag-usapan natin, it's price over EPS. So, yung EPS also, that's net income divided by the number of shares. So, iba-iba yung company, iba-iba yung income nila. Pero because of that, somehow, nasa standardized siya na nagkakaroon ng factor or number na pwede mo silang makompare also na easier. So, for me, pwede mo naman manumanuhin, titignan mo isa-isa lahat ng mga factors nung nasa financial statements nila, meaning yung mga income reports nila, pwede mo isa-isahin yun. Pero for people na siguro not everyone is an accountant and that can be also a daunting. And for people who just like to analyze stocks, hindi naman, ito pala gusto, sinasabi ko sa madaming tao, hindi naman tayo accountant na kailangan kabisado natin yun kasi hindi naman din tayo nag-prepare nun. Pero, kailangan lang natin malaman ano yung titignan natin dun sa numbers to let us know kung maganda ba siya o hindi. And yung mga ratios lang, make it easier para ma-analyze yung financial statements. Kumbaga, shortcut, in my opinion, it makes it easier and faster to analyze financial statements. So, lahat nung pinag-usapan natin dati, dun lang din siya lahat galing. So, you have two ways. Either tingnan, manumanuhin mo, you look at the income statement itself, kasi mas madami rin naman talaga nakikita dun, na hindi na pa-factor in sa ratios,
or you can just look at specific ratios na pwede mong gamitin. Speaking of income statement din po, so in basic financial statement analysis, so as long-term investors po, which one should we examine in order to know the company's profitability? So, since profitability equates to earnings po, so how will we know if it is sustainable or increasing based on the financial statements po? Madaming ways on how people would analyze it. Pero ako, I'm a big fan of looking at the net income. Pero madami nagsasabi, madami magsasabi, wag yung net income yung tignan. Pero ako, net income yung isa sa natitignan ko. One of the things that I like lang para maging sustainable siya is I just want yung on a year-to-year basis na nag-i-increase siya. Yun yung pinaka-importante sa akin kasi alam ko na may growth akong nakikita dun sa company na binibili ko. That means also pag if the net income is increasing, it lets me know na parang pag negosyo ka, nag-grow yung business mo. Tapos siguro if you're looking at also the financial statement itself, tignan mo, lumaki rin ba talaga yung sales niya? Kasi pwedeng lumaki yung net income dahil lumiti yung expenses nila or may certain portion na nakatipid sila sa taxes. Pwedeng ganun din. Pero if the sales increase, tapos lumaki rin yung expenses, pero lumaki rin yung net income, it means that the company is also... Kasi having expenses does not mean it's bad. Eh. You are all, if nag-expand yung company, that means lumalaki rin talaga yung expenses mo. So, what's interesting for me is if the net income is increasing, it means that baka hindi pa saturated yung market nila or baka nag-i-innovate sila kahit saturated na yung market, naka-develop sila ng bagong product or service na magdadala ng revenue sa kanila, or in a way that kung nag-i-increase yung income nila, it means that kahit masama yung taon na yun for the whole economy pero sila nag-increase, it probably means that they're a really, really good company. Also, it also means that pag in-analyze nila isa-isa yung mga companies, it means that kung yung competition nila, yung income bumaba pero sila umakyat, that means they're the better company up against whoever their competition is. So, pwedeng hindi lang yung income nila per se yung titingnan mo. You can look at ano nangyayari dun sa entire industry or ano nangyayari sa main competitor nila also, or kung nag-increase man yun, bakit nag-increase? Dahil ba maganda yung product? So you ask more questions. Dahil ba talagang mas madami silang nabenta na products or service, or tinaasan nila yung tubo nila kaya nangyari yun? Or in a way, no, pwede rin kasi for example, isang company na restaurant yung negosyo, may malaki siyang lupa, binenta niya yung lupa, syempre tataas yung kita nila. You have to also examine, is that income na nanggaling doon, galing ba talaga sa normal operations ng business? Kasi yung mga benta ng lupa, benta ng ganito, it's one-off, hindi mo na siya pwedeng ulitin. So, siguro, what fundamentals does it? It allows you to ask more questions to check kung talaga bang naging sustainable siya. Pero, all things being equal, kung lumago yung negosyo dahil nag-expand sila, or for example, dati Metro Manila lang sila, ngayon Cebu na, or dati Pilipinas lang sila, ngayon nag-be China na sila, or dati isa lang yung product offering nila, ngayon naging dalawa na. Or because, for example, yung mga Pilipino, for example, property development, may extra na silang pera. Dati, may isang condo, madami sa kanila, bumibili ng extra condo for investing. So may mga certain factors that you look at kung bakit nangyayari yun. Pero for me, as long as the income is increasing, as long as it's better na consistent siya every year, okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Second is dividends always. Gusto ko yung dividends because if the dividends is increasing, ano yung dividends is sobrang kita na hindi na nila ginagamit. So since sobrang kita na hindi nila ginagamit, imagine lumaki yung sales mo, yung pera from your sales ginamit mo pang expand, or gumastos ka syempre sa normal operations, meron ka pa pang expand, pero mas malaki pa rin yung sobra, and then every year lumalaki yung sobra mo, it means you're a very, very good company. Kasi if the company is not so good, yung isa sa nababawasan yung dividends eh. So speaking of dividends, so personally po kasi sir, I am investing in dividend paying stocks. Mm. So I was actually watching your videos about it. So sinusundan ko po talaga yun. So speaking of dividends, so I often hear about dividend yield. So why is this important po? And how do you compute or know dividend yield of one stock? Why is it important? It's more important for people na sensitive malaman kung magkano yung
kinikita nila sa bawat presyo na pinasok nila. Kasi for example, time deposit, sobrang simple lang eh. Pasok ka ng sample, 1 million pesos. If the interest is 1%, automatic yield mo is 1%. So kung meron kang 1 million, 1% of 1 million, yun yung kita mo. Sa stock market naman, hindi fix yung pwede mong kitain. Yung pwede mong kitain is dependent on anong presyo mo siya binili. So, doon heavily dependent yung dividend yield. So, pag mas mataas yung stock price na bili mo, yung dividend yield will be lower. Mas mababa yung stock price na bili mo, yung dividend yield will be higher. So, important siya kasi, for example, isa kang tao na habol mo, gusto mong kumita ng 50,000 per year. Sample lang, 50,000 per year. So, dapat kung may 1 million ka, yung 1 million mo should be at 5% para kumita ka ng 5% a year. So, important siya kasi para ma-predict mo yung magkano yung kikitain mo. Tsaka, important din siya kasi, for example, kunyari, dalawang investment yung kino-compare mo, stock A, stock B. So, if you're comparing dividend yield, malalaman mo sino ba mas okay na stock, si stock A ba sa stock B. Kasi kung, if the other stock will give me 6%, the other stock will give me 5%, dun ako sa 6%. Tapos, it's another way pa to do it is, for example, may binabantayan kang stock. Eh, gusto mo talaga 6% dividend yield. Eh, at this time, mataas yung stock price niya. As what I said earlier, the higher the stock price, the lower your dividend yield. So, sa ngayon, mataas pa yung stock price, hintayin ko na lang siya bumaba muna. Hintayin ko. O bumaba na siya, tapos kinumpute mo. Divided, yung dividends divided by the stock that I, the stock price that I'm buying. Teka, hindi papasok sa dividend yield ko. Sige, maghintay pa ako. I will wait until makuha niya yung dividend yield na gusto ko. So, I think that's how important it is kasi may kanya-kanya tayong benchmark kung ano yung gusto natin. Eh. And para maging acceptable. Tapos, another way to look at it also is, yung stock na bibilin ko, pag binili ko ngayon, ito yung dividend yield niya, sabihin natin 6%. Eh, may preferred share 7%. So, hindi ko na to bibilin. Bibilin ko na lang yung preferred share kasi I will get a higher dividend yield doon. So, it's significant for people who like to earn off, who like to, para ma-compute nila kung gaano kasulit yung dividends na kinukuha nila. Kasi totoo, fixed naman yung, for example, sinabi ng Globe, 91 pesos yung dividends na bibigay namin. 91 pa rin makukuha mo. Pero para makuha yung 91 pesos na yun, magkano nilabas mo na pera? So, yung dividend yield saying that pag binili mo siya na mas mura, 91 nakuha mo, pero nilabas mo na pera para makuha yung 91, mas mababa. It's one way for you to compute kung sulit ba yung pag-ano mo sa inflation. Kasi bakit? If inflation is 4%, sample lang, then nang kaka-benchmark ka, dapat yung kikitain ko from yung dividend yield ko should be higher than 4%. So, we know na it is common for companies to possess debt. So, how does a company's debt affect long-term investors? And how will you know if the debts po are manageable based on the financial statements? That's very, very interesting. Kasi yung interesting dyan is, some people, ayaw nila na may utang. Pero pag wala naman siyang utang, sayang naman yung ability niya to leverage. Meaning, pwede nila palaguin yung pera nila dahil umutang sila tapos maliit lang naman yung babayaran nila na interest. In my opinion, I always look at the debt-to-equity ratio at compare sa magkano yung inutang nila versus yung equity na pinasok sa company. So, the higher it is above more than 100%, it means mas stretched out yung inutang nila. Pero kasi, very subjective kasi may mga ibang mga negosyo na capital intensive, meaning kailangan nila umutang din na madami kasi yung negosyo nila mas kailangan ng malaking capital eh. So, siguro titingnan ko, no, umutang sila, kung malaki utang nila tapos yung income nila bumabagsak, then probably, please remember, hindi lahat ng umutang, hindi na, yung intention nila kaya sila umutang is para lumago yung kita ng company, para mag-expand yung company. So, they earn more. That's why they also borrow. Wala naman umutang na, sige, utang lang tayo kasi hindi natin alam magagawin sa pera. Yung intention din nila is to make the company grow. So, if kung umutang sila ng pera tapos the income is decreasing, it means that yung pinaglagyan nila kung saan man sila nag-utang, new supermarket, new fast food branches, or new sell sites, whatever it means it did not pay out for them. It did not do so well. So, ibang gamo lang siya. Malaki utang, sobrang laki ng utang, debt equity ratio, sobrang leverage niya, sobrang laki ng utang niya, pero yung income is flat, hindi na umaakyat, or yung income is decreasing. Ayoko yun.
Pero mm-hmm. if may utang siya pero nagre-reciprocate naman na katulad ng pinag-usapan natin earlier, the income is good, the income is growing, the income is increasing, that means they did a good job kung saan nila ginamit yung pinag-utangan nila. So also in a way, kung may isang company naman na na walang utang pero nag-i-increase sila, okay din siya, pero mm-hmm. kailangan din isipin ng tao to. What if they had more capital? Na dahil they had more capital, baka instead of 5 stores yung ginagawa nila, baka 7. And because 7, baka mas malaki yung net income nila. So, I think it's also preference eh. Pero isipin mo to also, yung companies na nagba-bankrupt, hindi naman pwede ma-bankrupt yung company na walang utang eh. Kaya lang naman sila nagiging bankrupt kasi hindi na nila kaya bayaran yung utang nila. So, if you want a company na medyo safe ka in a way, is tignan mo, companies na sobrang consistent in dividend, tapos company na walang utang. Kasi bakit? Mm-hmm. Hindi siya magsasara kung wala naman siyang, hindi siya magbabankrupt kung wala siyang utang na hindi kaya bayaran kasi wala naman talaga siyang utang to begin with. Tapos kung consistent yung dividends niya, it means that madami siyang pera kasi katulad na nangyari ngayon, ang dami ko ng video na sinabi, mm-hmm. pinag-usapan to na when the economy is bad or when the company is hit, unang tinatanggal nila dividends. Pero kung consistent mm-hmm. sila sa dividends, ibig sabihin na company is good. So, balance lang. Kasi even if you look at yung mga malalaking conglomerate, madami sa kanila, madami silang utang eh. Pero mm-hmm. yung measure dun is, are they efficient enough na nagtra-translate din yun into more earnings for them? The next question naman po is, the company's efficiency in managing its resources. So how will you determine whether a company is efficient enough in managing its resources and which part of the financial statement po is this reflected? Ako para simple lang, no? ROE. Mm-hmm. ROE ginagamit mm-hmm. ko. The higher the ROE, the better. Mm-hmm. Some place a benchmark 10% above, somewhere above that, even better. So, if you compare it, for example, parehong company, parehong industry, parehong sector, or competitor sila, ito, ROE nito 14%, ito 18%. I'll go with mm-hmm. the company that has higher ROE. It means that mas sulit yung kita nila for the equity that has been placed also in mm-hmm. the company as a shareholder. So, ako, that's one of the things that I look at. And if you are a investor that at least once, that na, you just want to look at it from that perspective. Banggain mo, is the income increasing? If the income is increasing, gaano kalaki ba yung ROE? So ganun lang siya ginagawa, rin-rank ko sila. So for example, bibili na ako ng stock, meron na akong shortlist ng companies mm-hmm. na gusto kong bilhin. So pag pipili na lang ako 1 2 3 ito na lang yung last 3 na pinag-decideden ko. I'll check see who among them is earning higher. So if all of them is increasing yung earnings, titingnan ko at what growth rate. Ito growing 10%, ito growing to, ito grow, pareho niya, pareho silang 10, 10, 10 yung growth rate nila. Mm-hmm. Saka ako titingnan, sige, sino mas efficient yung pag churn nila nung income nila or yung at least yung ROE nila, sino yung higher. Mm-hmm. So, kung sino mas may pinakataas doon, provided everything is equal, I'll go with that. So, ganun ko siya rin-rank, no? At least objective. Mm-hmm. For those that want it to be a bit more objective, set kayo ng standard. Pag set nyo ng standard, the ones that fit that standard more, at least mas mataas siya, yun yung pwede nyo i-consider na bilhin. Something like that. Mm-hmm. To summarize, so what are the key terms that we need to watch out for if ever there are changes po in the fundamentals of a stock? Sobrang dami, hindi lang isa. Mm-hmm. So, siguro kailangan nila maglagay yung pinakamalaking preference nila on when they or on how they rank the stocks that they want. Meaning, kung rule ba nila nagbago yung dividends, hindi na acceptable yung dividend yield sa kanila, that could be one thing that nagbago yung fundamentals. Or dati yung dividends nila ganito, tas nangalahati, mm-hmm. nag-slash yung dividends. Pwedeng that could be a change in fundamentals also for you. Or looking at valuations already, at this point in time, sobrang mahal na siya. So that's also a change in the fundamentals also for you. Pero yung measurement mo lang, cheap or expensive. Or ganun din, yung ROE biglang bagsak. So that could be also a change in fundamentals. Mm-hmm. Or ganun din sa net income, biglang dati ang lakas ng pag-akyat nila, ngayon flat na sila or ngayon bumabagsak na sila. That could also be a change in fundamentals. Or ganun din, government policies, hindi na-renew yung contract or hindi sila na-awarded ng ganitong project kasi tamaan yung mm-hmm. income nila.
So, there's a lot of factors. Hindi lang siya isa, pero that's why yung fundamentals, kaya hindi siya ganun ka attractive to a lot of people kasi matrabaho siya eh. Mm-hmm. Sa katulad ng technicals that a few seconds, a few minutes, tapos ka na dito, it's something that you have to really study. Pero yung advantage naman ng fundamentals is hindi siya agad nagbabago. It does not change very, very quick. And minsan, at the very least, per quarter, kasi doon mo makikita yung income niya. Pero hindi siya katulad naman ng technicals. Sa technicals, kailangan mong bantayan. Mm-hmm. At least, kung pinabantayan mo araw-araw, di daily mo titignan yung changes ng chart. Pero sa fundamentals, as long as hindi nagbago any of those parameters, baka hindi mo siya kailangan tingnan everyday, hindi mo siya kailangan tingnan every week. Titignan mo lang siya pag may significant changes on it or may significant na mangyayari. Which is, in my opinion, if sa mga nanonood nito, tapos Philippine stocks yung ini-invest nyo, mas madali siya kasi mas predictable. Mm-hmm. Iilan lang yung kailangan nyo bantayan, iilan lang yung conglomerates as compared to, for example, sa States. For example, Apple, naglabas sila ng bagong phone. You have to analyze, anong impact nito? Anong impact din ng competition nito? Is this something that bibilin ng mga tao? Or kung may bago man silang phone, gano'ng kalaki yung kinontribute ito sa income nila versus yung iba nilang mga revenue sources? So, sa Philippines, mas may people say na maliit yung market sa Philippines. People say na medyo madaming businesses sa Philippines na medyo traditional. Pero in a way, if people want to really start analyzing stocks, dahil sobrang konti niya, at least mas konti yung pag-aaralan niya. Hindi siya ganun kadami compared sa States na you're studying thousands of companies na mas nakakalula siya tignan. Dito, I in my opinion, it's simpler. People look at the bottom line because it's really the bottom line. It's what's left after kung ano yung pumasok, ano yung lumabas, ano yung binayaran, ano yung taxes also na nakasama doon. So, if you're just asking for one, ako automatic tumitingin ako sa babae. And ganoon din sa kumikilala kang mga negosyante. Normally pag may financial statement na pinapadala yung accountant na una nilang gagawin, flip na stage, titingnan muna yung kung ano nasa baba. Kasi ako ganoon din yung titingnan ko, I would look at, magkano kinita natin ngayon. So